Isa pong lugar ang nadiskubre ng ating kababayang Yamashita Treasure Hunter, ang posible pong pinagbabaunan, pinagtataguan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Kaya't panuorin po ninyo ang nakakamanghang video na ito. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw kada kayo amin, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic, no? Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay ang video na ito na ipinadala po sa atin mula sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter. Kanya po itong natuklasan, itong mga nakakamanghang sign markers, mga bato na hinugis, mga batong inukita ng sign, no? Markers, palatandaan po ito ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. So makikita natin, hinukaya niya ito, at mapapansin natin na ang mga bato, makikita natin ay mga man-made. May mga kurting kwadrado, may mga makikita tayong dot, no? Yan, mapapansin natin yung bato ay may mga naka-engrave na halatang ginawa ng mga kamay ng tao. Yan po ay talagang gawa ng mga Hapon. Ito nga ay mga sign, no? Mga markers ng Yamashita Treasure. So, tinuturo niya, hinihingi niya sa atin mula po sa ating analysisyon kung ano po ang mga ibig sabihin nito. Ito pong kanyang mga na-discovering mga bato na ito na sign markers ng mga Hapon. Atin po itong bibigyan ng pansin, bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code, no? So ito nga ay legit, no? Mapapansin natin itong triangular na ito na may dot sa gitna. Yan po ang pinakamagandang sign na ating makikita dyan sa site na kanyang natuklasan. Babasahin po natin yan kung ano po ang mga kahulugan ng mga iba pang markers dyan, no? Ito ay isang markers na nagsasabing Yamashita Treasure Pointer. Itong nasa gilid ay isang uri po ng arrow na nagtuturo ng lokasyon, direksyon kung nasaan ang iba pang Yamashita Treasure deposit. Masama katwid, itong mga ganitong sign markers ay hindi lamang nag-iisa ang itinagong kayamanan. Posibleng mahigit sa isa yung deposito, no? At itong letter D na ito na design ay ang pinapahanap ay ang mga bato, no? The trees or the rocks. Hanapin yung mga bato, mga kahoy. At doon sa ilalim ng punong kahoy, ilalim ng mga bato, ay may mga sign na hugis puso, mga triangular na arrows na nagtuturo pa ilalim. May mga guide, no? So may mga guide. So hanapin yung mga bato, mga punong kahoy, doon makikita yung heart shape, triangular shape, pagong na arrow, at susundan yun. Doon ang Yamashita Treasure Deposit ayon doon sa mga sign markers na yun. Yun ang meaning. So yan ay isang design ng Hapon na nagtuturo ng direksyon. Itong ganitong klaseng triangular ay napakaganda. Ito po ay nagsasabing treasure deposit in triangle of trees or rocks, no? Clear treasure deposit, ibig sabihin klarong may kayamanan, talagang sure ball na may kayamanan sa area. At yun nga, sa mga nakatriangle daw na mga punong kahoy at nakatriangle na mga bato, nandoon daw ang deposito, no? Isa sa kanila, sa ilalim or nasa gitna ng nakatriangular na mga punong kahoy or mga bato, ay naroon po ang sikreto, nakatago, no? Nandoon, nakabaon sa nakatriangular na mga puno at mga nakatriangular na mga bato. So napakagandang sign ang mga ganong klase, no?
So itong mga bato nito na ganito na may makikita tayong parang letter Y, yan ay isang uri po ng creek formation. So creek formation po yan, ibig sabihin yan po ang mapa ng area. Yan po ang mapa ng lugar. At yung makikita nating parang dot na yan ay Yamashita Treasure Deposit. Ibig sabihin dyan, mismo sa gilid ng creek or sa creek ay may nakatagong Yamashita Treasure. Yan po ang tinutukoy niyan. So kung yan pong lugar na yan ay gilid ng creek, ay positive yan na nandyan sa ilalim ang kayamanan. Ano pa bang makikita nating mga sign markers dyan? Itong guhit na ito ng parang letter Y ay pointer din yan pailalim. Posibleng may tunnel dyan sa ilalim na direktang nagtuturo doon sa kayamanan. Tingnan pa natin yung iba pang mga sign markers na makikita natin na posibleng mag-guide kung nasaan yung isa pang kayamanan, sapagkat marami dyan, hindi lang daw iisa, nagkalat, no? Nasa mga punong kahoy na katriangle, sa mga batong na katriangle, yun ang tinutukoy, pinapahanap yung mga bato, letter D. Makikita natin ang mga iba pang mga kasamahan nitong sign na siya po ay guide din ng deposito, Yamashita Treasure Deposit na nandyan sa area na yan. So makikita natin yung sign na yan, no? Yung parang naka-curve na may tuldok sa gitna, yan ay Yamashita Treasure Under, no? Under yan, ibig sabihin may deposit dyan sa ilalim. Tama po yung kanyang hinukay, subalit mahirap niyang hukayin yan sapagkat madaganan siya dyan kung wala siyang gamit o wala siyang mga kasamang tauhan. So ito nga ay isang uri po ng Yamashita Treasure Marker na gold object, gold under, nasa ilalim, no? Ginto raw, oh. Then door, yan ay center point, door center point, ibig sabihin ilalim niya, no? Sentro, may pintuan dyan, posibleng may pintuan ng tunnel dyan sa ilalim. Yan po ang sinasabi niya, no? Pintuan daw, no? Kayamanan sa ilalim, may ginto sa ilalim. So ito namang parang mata na ito, yan, mga yan ay rock formation yan, yung mga ito, mga parang nakatriangular na ganito, no? Ay rock formation, separated treasure in rock triangle nga, no? Mayroong nakabukod na kayamanan, no? Sa mga batong nakatriangle, rock formations, triangular, no? Nakatriangle na mga bato. Hanapin niya yung bato na mga ganyan ang posisyon, yan po ang pinapahanap dyan. At isa dyan sa mga batong yan, or tatlo dyan sa mga batong yan, tatlong bato na yan ay may nakabukod, separated treasure in rock triangles. So nandun sa mga bato, no, na nakapurmang ganun ang pagkalagay, nakabukod yung Yamashita Treasure. So malinaw na maraming Yamashita Treasure dyan sa area, hindi lang iisa. At yan, isa na yan, yung may treasure map na yan ay stone map na yan ay may pintuan, no? Door, center point, kaya nga kwadrado yan yung makikita natin dyan. May mga batong arrow pailalim, at higit sa lahat may mga hugis puso dyan kung sakaling mayroon man, siguradong may tunnel sa ilalim dyan. Yan. At nariyan yung gold under daw, gold under pintuan dyan sa ilalim, yan ang sinasabi, no? So Yamashita Treasure Under nga, mayroon din dyang nakadeposito. Isa yan sa target, yung area na yan. So malinaw na ito ay isang legit na Yamashita Treasure Marker, sign ng kayamanan ng mga Hapon. At sa lahat po ng mga marurunong dyan, magagaling, pwede po kayong magdagdag po ng inyong mga komento tungkol po sa mga sign markers na ito. At malaya po kayong
i-correct ang atin pong mga pagkakamali. Sapagkat tayo nga ay hindi perfecto, tayo ay lubos na tao lang, nagkakamali talaga. So, sana ay malinaw, nakapagdagdag sa atin ng kaunting kaalaman kung ano po ang kahulugan ng mga ganitong klaseng marker sign. Kung sakaling makatagpo po kayo ng mga ganyan, ang mga ganitong klase ay may idea tayo, may idea kayo kung nasaan, paano hahanapin, paano hukain ang Yamashita Treasure. So, marami, no? Hindi lang iisa yung nabanggit natin kanina. Yun po ang posibleng kanya pong paghuhukayan. At yan, dyan sa ilalim yan ay digging spot yan. At may pintuan dyan sa ilalim. Yun ang sinasabi ng markers. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo. Nag-enjoy na naman tayo sa isa na naman po nakakamanghang Yamashita Treasure marker. Sana ay makatagpo kayo sa inyo pong paghahanap. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tayo po ay makakahanap. Po yung nakuha naman dyan sa taas na nakataob.